Hello, mga kakusa ko. Good afternoon sa Middle East. Good evening na sa Pinas. Gagawa tayo ng anis na biscuit. Gumagawa ako ng anis. Pagkain ng mga amo ko. Ganito kami. Ganito lang yung damit ko, hindi yung uniforme na pangkatulong. Yan ang ginagamit ko dito. Kasi hindi naman sila stricto. Meron. Karamihan, gumagamit talaga ng ano. Ang uniform dito okay lang kasi hindi naman sila full na Arabo. Ito lagi ang niluluto ko kasi gusto nila. Nahiwa ko naman ito ang panipis tapos wide ulit ng ano. Maliit para gawin ulit para gawin ng biscuit na ito sa isang linggo dalawang beses ako gumagawa na uubos nila kasi gusto nila eh ito kaya ito natuto na rin magluto. Pagdating sa Pinas, marunong na. Kapag negosyo na sarili niya. Negosyo. Kapag tayo ng bakery. Siya nga pala, yung mga mag-abroad, kailangan matuto kayo lahat. Marunong. Dati-dati, di naman ako marunong magluto ng ganito. Natuto lang ako dito. Lagi ako nagsasearch sa YouTube para ano? Ano siya? Matuto ka ba? Eh, hindi nga ako marunong magluto ng kabs. Amo ko lang. Ah, hindi ako marunong magluto ng sherry. Ah, natuto na. Oh my God! Wow! Pagdating nyo dito, dapat marunong sa lahat. Hindi yung pagdating dito, uupo lang, linis lang, hindi. Kailangan marunong. Kaya nga, nag-test na tayo, di ba? Kasi, ramihan, hindi natin ginagamit sa Pinas yung mga machine dito electric lahat yun ako nilalaban ko kamay yung mga damit nila kasi minsan hindi rin linis yung sa washing machine na kamay ko lang. Malinis naman yung kamay ko. Kasi hindi naman ako maano. Hindi ako masanin sa mga gloves. Tatagal yung trabaho ko.
kung ginagawa ko, nililiit ko. Ayun mo, inahati ba? Parang, ano na siya, pagkaano, niloto, tapos, parang cake siya, tapos, ito ay ulit, hatiin ng ganito. Parang, tumigas siya, naging biskit. Pagkaano yun, ayaw nila ng malambot. Sila yung matigas-tigas. Ito lang yung nalira ko. Tapos lalagay ito ulit sa oven. Tataka kayo, no? Bakit ganito yung ano ko? Kasi bawal dito magano. Ang ayos-ayos. May lalaki. Ang pong lalaki dito. Sa baba. Umiiwas lang tayo. Diba? Kahit ito, hindi naman na na nakikita natin na nagsiselos yung asawa nila. Tayo, malinis tayo. May sila. Kaya, ito lang. Ito ng pulbo-pulbo. Hindi nga ang mukha ko. Lagi kasi nululuto. Luto. Lagi. Kaya kayo, huwag kayo magdala ng mga damit na pang sexy. Hindi naman magagamit nyo dito. Kahit sa pagtulog ko ngayon. Hindi nga ako na gumagamit na yung ano. Yung mga short-short. Kasi minsan, nabuksan nila yung ano, yung kwarto ko. Kung may kailangan sila, biglaan lang. Tapos naka-short ka. Kita na. Hindi naman yung mga lalaki. Hindi naman nabubukas yung mga babae lang. May kailangan sila. Ako talaga, lahat ako. Mahirap sila dito kung walang katulong. Mahirap. Kasi sanay na sila na may katulong. Tapos kung walang katulong, ewan. Parang budega. Budega yung bahay nila. Tapos, kailangan lahat ng pagkain nila, ikaw ang luto, ang kailangan nila, ikaw ang gagawa. Around mo ako dito. Okay lang. Trabaho naman ang hinahanap natin, di ba? Matiis, matitiis na malapit naman ako. Wow naman! Okay. Wow! Wow! Ang pandemic na ito, mahirapan tayo. Mahirapan sa mahirapan silang kumain ng katulong. Kasi hindi pa nagbubukas yung mga agency. Kaya ewan kung kailan makakuha ko ng kapalit ko. Kaya tiis-tiis na lang. Kahit gusto mong umuwi. Kasi ngayon na December, dalawang taon na din ito. Pangalawang beses po na ito. Mag-apat taon na ako dito. Kunting tiis lang. Kaya nga, nagawa natin ito para sa ating pamilya. Sa ating mga anak. Kung sabihin na pumunta kayo dito. Mamanicure lang. Hindi. Lahat. Para kang kalabaw ba? Ang kalabaw nagtrabaho dito. Ang stop. Anong gusto nila? Ano? 2,000 pa.
Tawag dito, tawag doon. Tiis lang. Lalo na kung ikaw lang mag-isa sa bahay. Okay lang kung may kasama ka. Sana naman ang kasama mo. Ano din, hindi doon makisama ba? O kung may kasama ka rin na ibang lahi. Kasi iba rin yung gali. Yan nga, ma. Wala, hindi kayo magkaintindihan. Buti pa wala. Ikaw na lang mag-isa. Diba? Kasi alam mo yung nakuha mo. Alam mo yung trabaho mo. Kaysa kung may kasama ka, ay umaasa. Umaasa sa trabaho. Buti na lang mag-isa ako. Kasi may kasama. Alam ko yung hindi ko nagawa. Alam ko yung hindi ko natapos. At alam ko din natapos. Kaya, buti na mag-isa. Ang ganito ah. May kasama ka, sus. Buti lang kung sino yung marunong din. Eh kung umaasa lang din sa'yo, tama. Huwag na. Hindi naman wala namang masyadong trabaho dito as in. Pag tapos ka na, tapos na yung lahat-lahat ng trabaho, no? Pwede ka na magpahinga. Hindi naman sila masyado stricto. Pero na yung amo kong lalaki, hindi sila masyado stricto. Pagka, may sakit ka, hindi ka naman pinapatrabaho. Sa alam nila. Kasi ako, high blood cancer ko. Ewan ko kung bakit na high blood ako dito eh. Eh kasing pagkain na karne, karne. Hindi naman siya mahilig sa gulay dito. Tayo doon sa atin. Mahilig tayo sa gulay. Kahit ano lang, talbos na kamote. Okay na sa atin dito, sus. Iba yung talbos kamote nila dito. Jajir. Nakain nila ng ano. Ah, sa ano, nilalagay sa salad. Yan ang kinakain nila. Yun ang kamote. Bus na kamote. Ito, tingnan mo. Pinarami ko na kasi. Kasi nag-aano sila, requests. Gagawa na naman ako. Ulit, buti kung madali lang yung pagkawa. Hindi ah. Ngayon din. Alam ba nito? Alam din mo na bago mo ano yun? Hiwain. Tapos pagka ano na ilagay na 15 minutes sila itatanggal mo na naman ulit. Tatantyahin mo siya kung matigas na siya. Pag hindi pa matigas, lalagay mo ulit. Hirap, no? Magkatulong. Kakatapos ko lang maglinis. Ang oras na kasi ako natutulog dito. Kasi iba sa kanila dito. Ano? Yung gabi, umaga. Yung umaga, gabi sa kanila. Kaya ako, natutulog. Natutulog kami dito. Kaya ako, matutulog ako. 6 a.m. na kaya. Kasi hindi pa sila tulog. Kailangan na matulog pa na yung pumasok na sila sa kwarto nila. Kaya wala ang gawa eh. Dito na. Ito na lang ang nila. Nagtulog sa umaga, gising sa gabi, para tayong pakwak na to.
Tinitiis ko na lang. Ganito naman tayo, di ba? Tinitiis natin. Para lang sa pamilya natin. Gagawin ang lahat. Kahit malayo. Kasi pag doon sa Pinas, wala. Magugutom ka. Ang trabaho naman. Malit lang sahod. Dito, kahit papaano. Napitiis naman yung ano, pagod. Kaya naman. Alam mo, pero minsan, ang mga sabi na, goods na eh. Tama na. Kasi kasuhin naman yung pamilya. Diba? Lahat, lagi na lang sila. Hindi natin maalagaan yung anak natin. Ako, 10 taon na ako, nagtatrabaho. Wala pa rin. Mahirap pa rin. Meron mga konti na makabili ng ano. Ano pa rin eh. Buwet daw ano pa rin. Ito, tapos na ako. Kaya nga, gumawa ako ng ano. Ng YouTube. Makasakali, makakatulong din, diba? Wala naman mawawala. Basta totoo ka lang. Wala naman akong isip na content, eh. Ganito na lang. Yan. Wala. Hindi ako marunong ang jok-jok. Eh, pakita ko na lang kung ano ang ginagawa natin dito. Lahat naman naranasan natin, di ba? Dabalo, lalo dito sa Saudi. Pero karamihan nahihirapan yung iba. Kasi yung mga amo nila, iba yung ano, ugali. Ako dito, okay lang. Makain mo ng 3 beses. Kahit anong gusto mong kakainin, pwede. Kaya, tinitiis na lang. Tinitiis ko na lang dito. Tapos yung kontrata ko. Ano ba nito? Natutuwa na rin ako magluto. Natutuwa na rin ako gumawa ng cake, biscuit. Itong doon sa Pinas. Wala. Oh, tapos na ako. Tumuli yung ginawa ko. Lalagay ko ito ulit sa ano, sa oven. Patigasin. Ulit para maging biscuit siya. Pagkatapos nito ng 15 minutes, ilabas mo muna, tapos palamigin ulit siya. Pag malamig na, tansyahin mo. Kung matigas na siya, okay na. Hindi, huwag mo lang ilagay ulit. Pero kung malambot-lambot pa siya, ilagay mo ulit ng 10 minutes. Tansyahin mo siya para kung talagang makita mo siya, ano siya, biscuit na siya. Ayun. Sige, ha. Taposin ko muna ito. Salamat sa mga viewers ko. Sana supportahan niyo ako sa aking channel kahit papaano. Ibahagi ko yung mga karanasan namin dito. Ngayon nag-uumpisa pa lang ako. Salamat po.